Hyper-tastic morning po sa ating lahat. And naririnig po ba ako mga uplines? Hello, Gayem. Hello, Gayem. Upline Jasmine. Kwento ko lang po yung ano, yung previous work ko po. Gusto ko lang po magpakilala po muna. Ako po si Sally Pascual. And from Burgos Ramon Isabela po ako. And kwento ko lang po yung aking previous work before, bago po ako nag-join kay iFern. And nung 2010 po, nung pagka-graduate po namin ng college, nag-apply po agad ako ng trabaho kasi yung mindset ko po dati is magkaroon po ng magandang trabaho. Kasi yun naman po yung mga yung mga gusto natin pagka-graduate, magkaroon ng magandang trabaho kasi akala natin dun po tayo yayaman, di ba? And sorry po sa boss ko kasi may trangkaso po ako ngayon at saka sinisipon pa po ako. And yun nga po, nadestino po ako dun sa Batangas po ng 3 taon. Wala po akong magagawa noon kasi yun po yung na dun po ako na-assign sa Batangas. So tumagal po ako dun ng 3 taon na bilang cashier sa may Rupali Group of Companies po. Yung Rupali Group of Companies po, yun po yung dealer po ng Yamaha, Suzuki, Kawasaki, tsaka Honda. And tumagal naman po ako doon kasi naging masaya naman po ako sa trabaho ko. And nung time po na yun is, nung na-promote po ako na supervisor, is nalipat po ako sa may Honda Exclusive. And yun po is sister's company naman po ng Rupali Corporation. And doon nga po, nadestino po ako sa may West Avenue. And isang buwan lang po ako doon. And then after that po, nalipat na naman po ako doon sa may Paranaque. So halos nalibot ko po yung Manila at that time. And yung time na po yan is kasagsagan po ng aming system. Yung mga backlogs po ng system namin. And doon nga po sa kaka-overtime ko dati is nagkaroon po ako ng sakit. And na-overfatigue po ako kasi sa computer po ako laging nakaharap. And na-overfatigue po ako doon. And sabi po ng nanay ko dati na mag-resign ka na lang kasi aantayin mo naman yung pera kung lagi ka naman nagkakasakit. Sabi po ng nanay ko. And that time po is nag-resign nga po ako. Then umuwi po ako ng Isabela para magpagaling. And nagpagaling po ako doon ng 6 months. 6 months po ako nagpagaling doon sa Isabela. And sumubok naman po ako ulit na mag-apply po ulit ng panibagong trabaho. Yun naman po is nag-apply po ako sa Western. And nakapasok naman po ako agad ulit sa trabaho. And yun nga po, tumagal po ako ng isa't kalahating taon sa may Western po. Pero parang na-feel ko po na hindi po ako masaya sa pagiging empleyado ko before. Kasi ang hirap po nang naranasan ko po sa Manila. Kasi nung time na po yan, 3 sakayan pa po ako bago ako makarating dun sa trabaho ko. And doon nga po naranasan ko po sa may North EDSA na kung makikita niyo po yung mga nakapila doon na mga empleyado po, ang haba-haba po ng pila doon sa may MRT. And yun, na-feel ko po talaga yung mahirap po na yung pagiging empleyado. And hinahabol-habol mo pa yung oras mo para makapasok ka ng maaga para hindi makaltasan yung sahod before. And yung nakakatawa din po is yung dun sa position mo na supervisor is babayaran ka lang po ng company ng $550 a day. And parang hindi po siya
worth it para sa pagod mo, di ba? Babayaran ka ng 550 lang. And kung ito total mo po yun is nasa 15,000 lang a month. And yun nga po is pambayad lang po sa mga expenses, sa transportation, yan, sa food allowance, sa iba pang ano, kasi halos wala na din pong matira sa akin kasi sa luho pa lang, wala ka nang may bibili. Kasi siyempre magpapadala ka pa sa nanay mo, di ba? And then, yun po ulit, nag-resign po ako ulit doon kasi hindi natin po ako masaya sa pagiging empleyado ko po. And nag-try po ako na mag-business na lang po. And nakapag-ipon din po ako ng konting puhunan at nag-start po ako ng aking shop. Yun, sinimulan ko po yung aking RTW, OAM shoes, tsaka mga bags, yan. Pero hindi po naging maganda din po yung income kasi parang seasonal na lang din po yung kita doon. And at that time po, sinara ko po siya. And then, nag-try po ako ulit ng Lomi House. Yan. Yung Lomi House ko po naman is hindi rin po siya kumita. Kasi yung kikitain nyo po doon sa Lomi House is parang mapupunta lang po sa mga kasama ko or sa mga yung taga-luto, yung taga-servidora, cook, tsaka sa electric bill. And kaya nag-decide po ako na itigil na lang po yung business ko kaysa po lalo po akong malugi doon. And nalugi nga po ako doon ng nasa 300,000 po siguro sa business ko. And at that time po na parang sobrang failure ko po kasi lahat po hindi po nagtatagumpay, ganun. And syempre nagkaroon po ako ng na-depress din po ako ng konti kasi lahat po talaga. And sabi po ng nanay ko before na sige, hanapin mo kung saan ka, sabi niya. Hanapin po yung kapalaran mo. Tapos sabi niya, ako nga hindi nga ako nakapag-aral pero napagtapos ko kayong lahat. Kasi lima po kaming magkakapatid, tatlong teachers po, tsaka isang IT, tsaka ako po yung management graduate. Yun. Sabi niya, yun nga po yung parang naging motivation po para sa akin yung sabi po ng aking nanay na subukan mo lahat, sabi niya. And at that time po, last year po, nung 2019, is nagkaroon nga po ng karamdaman yung aking nanay. Dito ko na po nakilala si iFern. Kasi nakita ko po yung post ng aking kaibigan na dun, yung power tree po is nakakapagpababa siya ng diabetes or blood sugar, sugar level po lang sa katawan. And nung 2019 nga po is sobrang taas po ng sugar ng nanay ko. And that time po is nahihilo siya, ang payat-payat niya. And sabi ko sa kanya nung nagpa-check up po kami sa may RHU na sabi po ng doktor na candidate na po siya for insulin. And nung time na po yan is kinakabahan po ako kasi sinanay ko na lang po yung kasama ko sa bahay kasi lahat po ng mga kapatid ko is meron na silang kanya-kanyang pamilya. And buti na lang po hindi po mahilig si nanay ko ng mga synthetic na gamot. And yun nga po, mahilig po siya sa mga food supplements kasi na parang na-try na niya po lahat. And yung kapatid ko po kasi is ano din po siya ng AIM Global kaya sinusuplayan po siya ng 24/7 ganyan complete. And nakapag-try na din po kami ng Vita Plus. Itago po natin Vita Plus po. Kumuha po kami ng worth of 25,000 kasi akala ko po doon po maano yung blood sugar ni mother ko. Parang bababa ganun. And kumuha nga po kami ng worth of 25,000, isang bag po yun. And then inunom niya lahat.
Then after that, lalong tumaas po yung blood sugar niya dun sa binili po namin, dun po sa binili po namin Vita Plus. And yun nga po, nung buti na lang po is nakilala ko po si iFern. Yan. Nakilala ko po si iFern kasi dun po sa post ng aking kaibigan na si Jasmine De Los Santos, siya po ang aking uplines. And 15 years po kaming magkaibigan ni Jasmine since college po. And nung nag-scroll down po ako, scroll up po ako sa Facebook, nakita ko nga po yung post niya na yung Power Trio is nakakapagpababa siya ng sugar level. And chinat ko siya kaagad. Sabi ko, gayem, effective ba yung Power Trio na yan? Power Trio na yan? Sabi ko sa kanya, and sabi naman niya, oo, gayem, sabi niya. And yun, nakita po kami sa Santiago City para kuhanin po yung products. And sabi niya sa akin, ba't di ka na lang kaya mag-member para makabil ka pa ng discount. Kasi ang laki ng tubo ko sa'yo, 1,000 pesos. 1,000 pesos na yung tatlo, sabi niya. And dahil po kailangan ko po yung, product, is binagbigyan ko po si Jasmine. Kumuha po ako ng isang standard package kasi magagamit din naman po ng aking nanay. So, tinake po niya yung gamot ng mga 6 months po. And sa awa po ng Panginoon, nung bumalik po kami sa may RHU, then nagpa-check up ulit kami ng kanyang sugar, yung nanay ko po, is bumaba na siya ng hanggang 152. 152 na lang po. Kaya dun po talaga ako na-amaze sa product niya. Sa product po ni iFern. Dun po talaga ako na-amaze. And yun nga po, yung hindi ko na din po alam na meron pa siyang marketing plan, ganun. So, pinuntahan din po ako ni Jasmine and Jomel para ma-i-discuss po sa akin yung marketing plan po ng iFern. And dun po yung time na yun is hindi ko po siya pinapansin kasi hindi po ako interesado dun sa marketing plan po ni iFern. And dun, parang dun lang po ako nakafocus sa products. And nagulat po ako nung after one year nagulat po ako, sabi ng kaibigan ko, Gayem, i-work out mo na kayo yung iFern mo kasi sayang yung 1-2. Sayang yung babanggahan mong dami-dami mo ng points dun sa kabila. Nagulat po ako kasi nasa 500 points na po dun sa kabila kong side. And yun nga po, sige, try ko, sabi kong ganyan. Nag-try nga po akong mag-invite dun sa Messenger. Tapos, nakapag-invite naman po ako ng isang may-ari po ng parmasya. Yung una ko pong na-invite and napamember. Tapos nung may na-receive po akong 1-2, tapos 500, parang na-excite po ako. Ganyan. Tapos tuloy-tuloy na ako, nakapag-pamember na naman po ako ng teacher, kumuha siya ng premium. Ganyan. Tapos, nung pagka-receive ko po ng 1-2 ulit, tuwang-tuwa po ako kasi, totoo pala yung kitahan ni Ifer. Nakala ko kasi, hindi po kasi totoo. Parang ganun po. And, yun nga po. Tapos, ngayon po is na ano ko na po yung multiple accounts ko. Nagsimula po ako sa standard hanggang sa in-upgrade ko po siya. And nakompleto ko na po yung 7 accounts ko. Kasi yung kikita po yung main account, tapos kikita na naman po yung pangalawang account, pangatlong account. So nakita ko po, ganun pala. Parang naintindihan ko na kung paano si iFern. Kasi hindi ko po talaga siya maintindihan before nung sinabihan po ako ng friend ko. And yun nga po, nakapag-rank advance na din po ako nung December 6, nung Sunday po, na ginanap po kila Ma'am Hilda sa Resto Bar nila.
And sakto naman po na nakita ko pa po yung professor ko na si Ma'am Teresa Alvarez. And sabi niya, hello, sabi niya. And nakakatuwa lang po kasi parang ang liit po ng mundo kasi yung mga professor mo is makikita mo sila at makakasabayan mo sila sa iFern. And si Ma'am Hilda din po is naging professor ko siya nung college ako. Tapos yun po, yun nga po. And sa lahat po ng ano ng gustong sumali kay iFern po is nire-recommend ko po sa inyo na kumuha po kayo ng multiple accounts kasi ang ganda po talaga ng iFern kasi sa 59,500 po na kukunin nyo is maliit po yun, napakaliit po yun na buhunan kung sa Sari-Sari store is kung store pa lang, di ba? Yung store pa lang is magkakahalaga na siya ng 100,000. Wala pa yung sari-sari, parang kakargahan mo pa siya ng another 50,000 para maging 150. I-compare mo dun sa iPhone is napakalaki po ng difference niya. So, parang napakaliit lang po ng 59,500 pag sa business po talaga iyaano po. Ipuput up po. And yun lang po and sa hope po na nakapag-share po ako sa inyo. And tuloy-tuloy po lang po tayo na gawin po sa iFern. And mag-guest upline lang po tayo. Sumunod po tayo sa ating mga uplines. And kasi proven na po yung sistema po ng iFern. And thank you po. Thank you po sa lahat. Thank you po uplines. Thank you, Paul.